Today is Friday, fifth day of my chemotherapy. And now I medyo umaayos na yung pakiramdam ko. Oh, wala na ang sakit sa joints. Wala na sakit ng ulo. Pero wala pa rin panlasa ang pagkain ko. So, andito ko sa labas ng papaaraw. Yan. Huwag maganda ang panahon ngayon. And I am reading my book. Ito yung binabasa ko ngayon. Ito ko sa inyo. So, ito yung bestseller ni Juan Santiago, Silent Bloom, When You're Made for Growing and Not Competing. So, ito yung binabasa ko. Ito na ako sa day 2. Third week na, day 2. They are mentors, not competitors. So, yan. So, ito yung aking isa sa source of inspiration sa ngayon. Kailangan kasi talaga malinaw tayo. Hindi puro social media. Kailangan natin na malipap ang ating spirit, ang ating soul, na magandang pala sa atin. So, yan. So, share ko lang sa inyo, after chemo kasi, yung first day, okay pa siya. Second day, medyo okay pa. Pero pagdating na ng third day, yan, medyo, ano na ang pakaramdam ko, talagang parang sobrang sakit na ng mga joints ko, sakit na ng aking mga, kasukasuan. Parang ano na gusto ko lagi ay nakahiga, pero pinipilit ko rin bumangon kasi mas nakakapanghina at nakakapanlambot yung nakahiga. Buti na lang ngayon magandang panahon, nakakalabas ako, hindi katulad dati na laging umuulan, maambon, kaya ako nasa loob ng bahay. So ngayon ng sariwang hangin, nakakapaaraw, malaking bagay naman siya. Kasi pagka nakaupo ka lang, nakahiga ka lang, lalong sumasakit yung mga buto-buto, yung mga joints. Kaya dapat ay nakaka-exercise tayo. So yan, wala pa rin panlasa, pero pilit na kumakain, pilit na pinanourish ang katawan. Ang ulam ko nga kanina ay nilagan talbos ng kamote. Kasi kailangan ko yun dahil tiyak bababa na ng aking blood cells. Pero kagandahan ngayon, nakakatulog ako. Hindi katulad ng unang session na hirap akong matulog. So ngayon, halos parang inaantok ako lagi. Kahit putul-putul yung tulog ko, at least nakakatulog ako. Tapos, hindi katulad din ng dati na yung hindi pa rin ako nakakaranas ng suka, although gustong-gusto ng mabas nung aking kinakain, pero pinipilit ko pa rin na hindi siya isuka. So, wala pa naman ibang naramdaman. Hindi yung sobrang sakit ng ulo noong second day, kasi nga sinabayan ng menstruation ng aking kumo. So, yun lang muna guys. Patuloy ko naman. Yan. Yan ang isa kong ginagawa at pinagkakaabalahan ngayon habang ako ay kikimo. Sabi ko, every session dapat meron akong pinagkakaabalahan para hindi nakafocus yung aking isip sa pain o sa sakit na aking nararamdaman. So itong painting ay isang magandang therapy, art therapy siya, kung saan ay nare-relax ang isip kapag hindi ka makalabas, pag hindi ka makagala. Ito ang magandang libangan din para naman yung iyong nararamdaman ay maibsan. So, relaxing activity siya. So, itong ginagawa ko habang kapalipas ng oras. Yan. Habang hindi pa ganun kalakas yung katawan ko, nagkukulay-kulay muna ako. Kahit na ito ay parang pambata, pero nakaka-aliw din naman at nakaka-relax ng mood. So, parang bumabalik sa pagkabata
At saka na-enjoy mo yung parang meron kang kakaibang tuwa na nararamdaman na meron kang na-achieve. So, ito yung aking artwork ngayong second session. Noong first session ko, meron din akong ginawa. Ito, pakita ko sa inyo. So, yan. So, ito ay ginagawa ko para ano ko na to. Second day o third day ko na to ginagawa. At ang sarap sa feeling na makita mo na natatapos mo na siya. Maganda nga, meron siyang mga legend. Alam mo kung anong kulay ang gagamitin. Ito yung last session ko. Diba? Later. So, yan. Good morning. Hello. Dito ko sa labas. Magpapaano ako. Yan. Tapos, ang tayo na yun. Nakapayang fresh. So, dito. Si Pahana. So, dito yung mga alaga ng mga aking bayari. Kulungan siya dyan. Ang bibe. Isa na siya. Yes, ito yung kanilang mga halamanan. Yan. Kaya marami dito ang mga kanilang halaman. So yan, yung mga puno-puno pa dito. Yan, may time fresh air. Meanwhile, simula yan ng pandemic. So, iba't ibang variety na. Ito, labunan ito. Dati, maliit pa niya. Mas ito pa. Namumulaklak. Dami na. Oh. Para na silang may. Tapos, niligyan ito ng step-step sa aking bayaw. Kaya, ang ganda. Ito ay yung may iba't ibang variety ng mayana. Yan o. Kagaganda. Ako yung mga halaman ko. Napabayaan ko kaya nanayo. Ito ang kubo. Tambayan. So, tingnan niyo naman yung mga puso ko, oh. Wala na mga halaman. Nandang kalab pa. Wawalis pa ako. So, ito na lang ang natira sa aking mga halaman. Yan, didiligin ko pa nga. Yan ako pagdilig kahapon. See, magpa-check up ako. Napuno na ng mga damo. So, ito yung mga bagong tanong ko. Ito, mga bagong tanong. Yan. Ito, bagong tanong yan. Ayan. So, sana, ano, mag-grow din siya. Ano, ano siya eh, laan na siya. Ito, bagong tanong ito. Madali naman siyang buhayin. Gustong mayana, gano'n. Bagong tanong ko din yan, saka ito. Ito, dito din sa ibaba, yun o, may bagong suloy na. Ito, hindi ko alam kung mabubuhay ko. Ito pa yung isa kong mayana. Ito. Ito, bagong tayo nila. So, yan yung aking bagong pinakakabalahan. Haba ng papalakas. Yung iba kanuha na ni David nila sa school nila. Relaxing din naman na mag-garden kasi nakaka-enjoy. Ito pa yung isa kong ganun kanina. Ito pa siya inilabay. Kasi isinandal ko dito kaso humilig naman din siya. Kaya sana mabuhay ka. Ano? Kalat ng itong kubo. Tapos hindi ko naglalaro yung mga bata. Ito nga pala, bumili kami ng durian sa Shopee. Lagay ko yung dati. Dito siya ng magkakaya. So,
hindi ako mapaginis kahapon, pati akong humidifier andito din. Life must go on, ang sinasabi ko lagi, na kailangan pagpatuloy natin ang buhay, kahit minsan nahihirapan, kahit minsan ay hindi magandang pakaramdam, pero pilitin natin na magpatuloy at tumaban. Kaya ginagawa ko yung mga gawain na alam kong kaya ko naman upang makatulong sa aking asawa at sa aking mag-ama. So kung ano yung kaya ko, gagawin ko para naman hindi tayo maging pabigat sa kanila. Kasi ito naman ay hanggat kaya natin at makakatulong tayo, gagawin natin. Simpleng mga gawain lang naman to. Kung ito ay makakagaan sa atin, sa kanila, so why not, diba? Salamat muli sa inyong panonood. God bless you!